Samantala, halos di naman nawawala ng last-minute Christmas shoppers ang Baclaran sa Paranaque. May news to go si Haji Rieta live. Haji! Napakaganda na talaga magdamaga ng ano, itong mga tindero at mga tindera dito sa Baclaran para nga sa mga last-minute shopper. Inabutan naming namimili ng bag si Jacqueline kasamang tatlong anak. Alas 3 para na madaling araw, bumiyahe na sila mula sa Cavite para pumunta rito. Namili po ako ng mga pamasko ng mga anak ko. Yun. Mga damit ho ba nila? Opo, at saka po ano, sapatos. Yan, silang tatlo lahat. Hindi ka ba nahirapan? Mga aga-aga? Medyo, pero ano, okay lang naman. Nakatulog naman po kami na maayos. Ang magkaibigang sina Marge at Diane naman, kakalabas lang daw mula sa trabaho, kaya ngayon lang nakapamili. Ayun, namili siya ng ano, ng mga pants, damit, chinelas, para sa Christmas party namin. But ngayon lang, 25 na bukas? Kasi ngayon lang din kami nagka-time. So busy rin kami sa work, kaya ngayon lang din talaga kami nagkaroon ng time mamili. Ang mga damit, ibinebenta sa halagang 180 pesos hanggang 200 pesos. 150 pesos naman ang mga sapatos, depende sa klase. Ang mga ready-to-wear na blouse na naglalaro sa 150 pesos hanggang 180 pesos. Ang sombrero, 150 pesos, pero pwedeng tawaran hanggang 100 pesos. Gayun din ang mga damit pambata, depende sa klase. Pero ayon sa mga nagtitinda, matumang raw ang bentahan ngayon kumpara ng nakaraang taon. Mahinaw. Bakit po? Eh, marami nang titinda eh. Paano ba usually hindi pa kayo nagpababa ng presyo sa ngayon? Kasi bukas Pasko na. Baka mga pala. Baka bukas. Kasi paubusin na rin to eh. Bukod sa mga dry good, marami na rin nagtitinda ng mabilog na prutas na pampabuenas daw sa Pasko at sa bagong taon. Dahil kinabukasan Pasko na, ang mga tindahan dito dumoble na ang bilang. 24 oras na rin silang bukas, kaya naman halos siksikan na ang lugar. Ang mga sakyan, kanya-kanya na ng parada. Ayun, hirap nga po eh. Bakit po? Eh, gayan yan eh, puro paninda yung nasa... Kaya nga ako matras nga po, at hindi makadaan. Ayaw kayong paraanin doon? Eh, yun nga po eh. Wala tayong magawa eh. Kasi kung anuhin mo sila, eh, baka naman eh, mapasama ka pa eh. Ang mga basura, nagkalat din kung saan-saan. Ang problema namin sa Baclaran ang mga tao ay ang basura. Kaya ang amoy niya na basi man ay makuha ng sakit. Kasi marami na rin tao ngayon. Oh, marami ng tao ngayon. Kahit ano pong gawin natin, ano, disiplina, hindi po nasusunod yung ano. Pag-uusap na lang ako sa mga pumupunta ko rin. Ano man pakiusap? Wala rin po eh, kasi kahit anong pakiusap natin, hindi po nasusunod yung mga rules po ba? Kara sa ngayon nga, patuloy na ito pang pagdagsaan ng mga tao dito sa Baclaran na talagang ang mga last minute shopper nga nagbabaksakali na may mga murang mabibili ngayon at ayon nga sa mga nakusap natin mga tindero at mga tindera ay talagang mapipilitan silang magbagsak ng presyo no, ng kanilang mapaninda para lang may benta sa mga tao dito. At ang lagay naman ng trapiko dito, Kara, ang northbound lane papunta ng Rojas Boulevard ng Manila ay bahagyang mabigat ang daloy ng trapiko. At samantala naman sa southbound lane, ito yung mga papunta naman ng Cavite ay magaan naman ang daloy ng trapiko. Yung mga basura dito, Kara, ay unti-unti naman nang inaalis dahil may mga dumating ng mga tauhan mula sa MMDA. Sila yung mga katulungan ng mga tao dito para naman hakutin itong mga basura para lang maging malinis naman dito sa lugar, Kara. Maraming salamat, Haji Rieta.